Hello guys, this is Benji again, and we'll do a reaction ngayon kasi nga February 25, we know this is the day of the ends of power. Yan, yun yung ating re-react at saka yung nag-flop ba si ako si Ninoy at may mga marami pang ibang mga i-update tayo or i-react for this video. So, let's do it guys. So, pumunta ako dito sa isang vlogger na punta sa Elsa Shrine. So, ito yung Elsa kanilang umaga. So, ito yung Elsa guys. Ito na. Mas marami yung mga kapulisan. Yan. So, kasi gunogunitarin yun ng mga kapulisan. Ang nandito yung mga kapulisan, sundalo kasi sa gilid lang po ito, nasa gilid po tayo ng Fort Bonifacio, no. Ayan. So yung mga nandito is mga pero yung may mga nagraraano naman nakiisa yung sinasabi natin yung nagsumasama sa mga rally. Actually nandito rin naman mga kabayan. Kaso nga lang, yun nga, hindi na sila ganun katulad dati ka aktibo. So yung leader nga ng pag-arali nandito rin kanina. Kaso nga lang, hindi talaga, hindi na siya katulad nung araw. So hindi na siya. So tingnan natin na medyo marami lang kasi ngayon yung mga media but yung nagsusupport ng EDSA o yung nagko-commemorate si EDSA parang wala na. Wala na eh, parang ang mangilandinan na lang sila. Ako ko, mga ito yung matri kasama sa mga So meron ding inano dito na mga kapulisan yung libre no na medical. So may ano din sila dito para sa mga dumadalo. Wala kasi tayo masyadong malapitan ngayon dahil wala talagang tao. Baka may matanong pa tayo din. Oo, narinig niya. Wala silang malapitan dahil kasi walang tao. So, kitang-kita sa ating screen o this is a vlogger na to na wala talagang makitang tao mo i-celebrate. So, tignan mo. Tignan naman niya. Wala talaga. Yung mga nandito, puro cameraman. So, yan yung guys, this is a shrine. So, di ba people power ngayon? So, ito yung araw na pinaali si Marcos. So, kita niya na parang wala talaga. Walang pupunta. Konti yung pupunta, maaari mga sabi na dito sa vlog na to si Kaloli yan dito yung mga aktivista. But, tignan niyo guys na wala talagang pupunta. Wala nang masyadong pupunta sa Elsa. So, parang as wala na. Parang konti na lang. Hindi ko alam anong nangyari but maaaring busy yung tao or mayroon silang bang priority or iba wala na wala na gan sa people power na sinasabi yung pinilaban nila. Matanda natin nung nakaraan last na it's maraming mga speaker dyan. Maraming ato may banda pa pero sa ngayon wala na no at yun na yung nakabago ngayon dito na so kahit dito sa paligid more on empleyado ng City Hall ayan empleyado ng City Hall tsaka government no so dito rin naman sa tapat expected kasi mga kabayan na expected nila nung kagaya nung araw baka meron ganun.
So naka-alert din naman yung mga kapulisan. In any case, kung ano yung kung kinakailangan sila, no, for safety. So ayan, actually maraming pulis dito hanggang doon. And so hanggang doon sa napakaraming pulis talaga. No, napakaraming pulis. Ayan, no. So, wala talaga. It's just walang tao talaga. Parang mangingilan-ngilan lang, guys, na ano. So, wala na akong makitang parang isa na lang siyang holiday. Yung tong araw na to, isa lang holiday. Hindi na siya yung parang sineselebrate ng Pilipino para sa akin. Ako, hindi ko sineselebrate eh, kasi nga this is a day of for me, this day is the day na nasira ang ating bansa. For me guys. So yun lang. So may iba naman. So balik tayo dito sa Bill Sentiments, guys. Sa Bill Sentiments naman, maganda dito is maging murder dito tayo sa official page ng Bill Sentiments. Ang maganda dito is si Ninoy ito, March 1. So nag-launch si Daryl Yap ng murder sa Tugigaraw. Parang selected seats, kaso full pack agad. So, sold out agad yung Martyr and Murder sa online. Hindi ko alam kung Marchie makakuha ako ng ticket or seat sa dito sa Manila. So, inaabangan talaga yung sa Martyr and Murder. Tapos, diba, EDSA ngayon, diba? And sino ba yung hero nila sa EDSA? Si Ninoy Aquino. So, may movie niya, si Ninoy. Honestly, hindi ko siya pinanood kasi parang kantaan lang daw. Parang kinakantaan. Puro martial law yung pinaparin niya, martial law. But wala itong Marcos. Hindi nga rin yung minsan niya. But pinapayawali pa rin yung martial law. So, ito daw yung isang clip ni Daryl Yap. Ito daw yung ako si Ninoy, guys. Kaso, ito ay sinabi ni Daryl Yap. Ito yung pinost niya. So, kinuha yung picture sa Katips. Yan. Sa Katips to eh. Itong picture na to. At pinost sa ako si Ninoy. But Katips yan, guys. So, nakakatawa lang. Like, kasi, gumagawa na naman sila ng news na hindi totoo. So, yung Katips na picture, nilagay lang dun sa ako si Ninoy, but gladly, guys, honestly, chinek ko yung ako si Ninoy na sa mga cinema, guys. Sobra yung mahal, 350, tapos hindi masyadong maganda, flop daw talaga, flop yung movie, kaya I will not buy a ticket for this. So sa March 1, PG talaga ang rate ng MTRCB dito sa mom. Tapos ang maganda dito is, guys, di ba mahangang yung mga salita ni Daryl Yap na sinungaling ka ganun? But hindi ko na i-react yun, which is, ito yung isa pa na sinabi ng Jesus falsies. Na after meeting Malakai, you should have been clear that needed to be counterpart to humanization of Imelda. It's very relevant to Ninoy's story. The story of FM and Imelda is a Ninoy story. Imelda is also a villain, if not the villain. Nakakatawa itong trailer ng Martin Amor, trailer pa lang. It looks more coherent and more effective in its messaging. It will have
Katips in ASN, ako si Ninoy, the Marcus will completely rabbit their name in time. P.S. ako si Ninoy and si Ninoy is Spy Kid becoming president 2022 in Mega Cringe Delusional. Ako si Ninoy is not helping any age to make that reality. So, yung, ito yung sinabi ni, ano, ni Jesus Falsies, which is one of loyal sa Cory administration. Isa siya sa mga critics sa Marcoses. Tingnan niyo yung kanya yun. I watch it so you don't have to. Don't sign, pero mahal ang ticket. Yan ang sinabi na mahal ang ticket ng ako si Ninoy. Which is 350, manunod ka pa. Diba? Yan. So, nakakatawa lang, nakakatawa itong mga pinos ni Darili up, guys. Diba? So, yun lang yung i-update ko sa inyo is that ako si Ninoy is very flop. Flop talaga. Flop yung ako si Ninoy. Hindi ko alam kung kumita eh. Hindi ko alam makakagawa pa si Vince na niyada ng another movie for death. Kasi may part 3 pa si ano eh, si Mom, si Margie and Murder. Kasi 3 part movie yun eh. Now, may di malakanyang Margie or Murder. Tapos yung pangatlo, di ba, nagagawin. Ano kaya yung itatapat? So, yung itatapat niya yung sa Margie, yung Obra de Peligro ni Joel Lamangan, which is nagsalita na rin si Daryl Yap regarding sa mga sinasabi ni Joel Lamangan. Yun, yeah. For me kasi, maganda yung messaging ng Martyr Murder rather than ako si Ninoy kasi parang it's the same messaging pa rin, martial law, bakit yung martial law, masama ang Marcos. It's just a lumang tugtugin. Sinabi ko na yan eh, sa past reaction to this trailer pa lang ng Cosino sa Old Deep Peligro, lagi na lang sinasabi yung suffering ng martial law. It's only one-sided ba guys na wala bang other side of the coin of the martial law or the story itself of the Marcoses? Bakit hindi sila lumaban? Bakit hindi nila pinagpapatay yung mga nag-rally? Diba? Bakit yun? Alam niyo sa China, yung kung nag-rally ka sa government, papatayin ka nila. This is a history na sa China, dati, yung mga ano, nag-rally. Tapos pinagpapatay ng ano to, isin yung history na talagang pinatay yung nag-rally. Talagang beyond human rights na, di ba? But syempre, tayo ay ito pa yung may video na tankman na sinasabi doon sa video na isang tao hinaharap yung tanke doon sa China. That is true. Nangyari yun. Ngayon, din sa Pilipinas, hindi ginawa ng Marcos na pasabugin yung ano eh, yung mga nagra-rally or what. So may human compassion yung president, si Ferdinand Marcos Sr. So, at that time ngayon, guys, di ba? So, at ang maganda dito, nag-message pa nga si ano dito eh, si Marcos, si Bongbong about yung kay Bongbong Marcos, i-check natin yung message niya about EDSA, guys, ha. This person, syempre, this person dapat, ano eh, dapat, ano, sasabihin na niya, ayoko EDSA, I don't want to celebrate EDSA, di ba? But, look at this messaging, guys, ha. As we look back to the time in our history that divided the Filipino people, I'm one with the nations remembering those times of tribulation and how we came out of the united, stronger as nation. I once again offer my hand of reconciliation to those of different political persuasions to come together as one in forging a better society, one that will pursue progress and peace and better life of Filipinos. So are you? Kala eh.
wala siyang sinabi talaga na ano, guys. Wala, walang sinabi na si Bongbong na I don't like EDSA, tanggalin niyang EDSA whatsoever. So, eh, accepted na andyan pa rin yung people, andyan pa rin yung people part, nangyari, history niya, nangyari niya. So, siya, he moved forward. He keep moving forward na, okay, tapos na yan, doon tayo. Diba? Yun yung maganda sa kanya. Yan. So, yes, isa sa mga reactions kaya na magandang magaling na lidyar talaga si Marcos. And for ako si Ninoy, hindi talaga siya na click sa tao. Yan, yun lang sa akin. So guys, yun lang aking reaction for the day. And I hope you enjoy on my reactions and some inputs on some current events do sa EDSA. Kung sino yung, kung still you believe in EDSA, I respect that. I'm not against on your aspiration beliefs. Okay lang sa akin yan. So, guys, so please like and share and subscribe to my channel, guys. And subscribe lang. Huwag niyo kalimutan i-press yung bell button para mag-update sa mga reactions ko at mga videos. Maraming salamat and see you to the next video. Bye now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.